Nagulat nga si LeBron James sa sinabi ng kanyang star teammate na si Russell Westbrook sa locker room ng Lakers habang sila ay nagbibigay nga ng post-game speech. Pero mga idol, bago natin yan pag-usapan, ay bigyan pansin muna natin ang mga players of the week in the NBA sa West at sa East. Dahil kasali rin itong si LeBron, kasama niya itong si Donovan Mitchell. Ito nga si Spider Mitchell last week ay pinangunahan ang Cavaliers sa 3-0 record while averaging 37.7 points per game, 5.3 rebounds and 7.3 assists per game. Siya nga ang na-awardan bilang Eastern Conference Player of the Week at sa Western Conference Player of the Week, walang iba kung hindi si LeBron James. Kagaya nga ng ginawa ni Spider, ganoon din ang ginawa ni Bron Bonner. 3-0 ang kanilang record last week mga idol at si LeBron ay nagdala ng 35 points per game, 8.7 rebounds and 7.7 assists per game. Kaya naman siya ang na-awardan ng NBA bilang Western Conference Player of the Week. At out of curiosity nga mga idol, sinerge ko kung ang mga players ba na nananalo ng Players of the Week ay may natatanggap na compensation or pera as a reward. It turns out wala daw mga idol. Sabi nga sa mga research ay wala daw at malabo nga daw ito mangyari. Baka nga daw sa mga yearly awards gagaya ng MVP, Defensive Player of the Year at First Team All-NBA. Dito lang daw nakakatanggap ng extra incentives ang mga NBA players. So yan ay quick trivia lang mga idol, pero anyways ngayon ay panoorin na natin ano bang nangyari, ano bang sinabi ni Russell Westbrook para nga magulat itong si LeBron James sa kanilang locker room. Well, sa big win niya kasi ng Lakers laban sa Sacramento Kings ay eto nga si Coach Darvin Ham ay nagbibigay ng kanyang speech sa kanyang team. Sinasabi niya mga idol na alam nga daw ng bawat isa ang kaya nilang gawin at dapat nga daw mag-build sila. Keep stacking and keep building ng kanilang mga panalo this season at patuloy nga daw gawin nila ang mga tamang nilang ginagawa. Be together mga idol, being competitive nga daw at being aggressive. At sumingit nga itong si LeBron James mga idol, let's get greedy, let's get real greedy. Yan nga ang naging payag ni LeBron, ang motibasyon niya para sa kanyang mga teammates. Ibig sabihin lang yan mga idol, huwag silang magsettle. Huwag nga silang masatisfy sa kanilang mga panalo lately. Patuloy silang maging gutom at matakaw sa mga panalo pa. At si Westbrook sumingit mga idol, sinabi niya, let's just have fun. Magsaya nga tayo mga idol, which is hindi naman masama. Pero ang problema nga na nakikita na ito mga Lakers fan dito nga sa naging payag ni Russell Westbrook at ikinagulat na rin neto ni LeBron James, kitang kita sa kanyang itsura na parang sinasabi niya na what? Sabi kasi neto ni Russell Westbrook mga idol, win, lose or draw, let's just have fun. Well, kung hindi nyo pa rin mapansin kung ano ang pagkakamali nga daw sabi ng mga Lakers fans dito nga sa naging payag ni Russ, ay ito nga daw isang loser's mentality at hindi winner's mentality. Parang hindi pa nga nag-umpisa ang laban ng mga games ay okay lang na matalo itong si Russell Westbrook. Okay nga lang kahit matalo sila basta naging masaya sila. Well mga idol, yan nga daw ang nadulot kay Russell Westbrook sa paglalaro nga sa OKC ng matagal while having a losing season, pati na rin daw sa Wizards. Banat nga ng mga Lakers fans dito nga kay Russell Westbrook, ang end goal nga daw lagi sa mga every game na nilalaro ay hindi lang basta naging masaya. Dapat ang goal nga daw ay manalo. Malayong malayo nga daw ang mentality neto ni LeBron at ni Westbrook. Diba nung si LeBron mga idol sa kanyang interview, sinabi niya na ayaw niya ng ganitong sitwasyon na natatalo sila. Gusto niya na nanalo. Kay Westbrook naman mga idol, okay lang tayong matalo basta naging masaya tayo. Anyways nga mga idol, ngayon ay hihingin ko ang inyong mga opinion, inyong mga saloobin patungkol nga dito sa sinabi ni Russell Westbrook na hindi nagustuhan ng mga Lakers fans. Komento niyo lamang ang inyong mga opinion sa ating comment section.